confirm. Sabi nila, ito daw yung pinakamaingay na crowd. Totoo kaya? Ito ay pinaka-energetic na crowd. Uulitin ko, ay fantastic morning! Ayan, grabe, ang dami pang galing probinsya. Tama ba? Sige nga, pwede ba papadinig? Nakita ko kanina may galing Bohol. Asa yung mga galing Bohol? Di ba? Meron bang galing ng Tacloban? Ayun, meron bang galing ng Davao? Cebu? Ano pa? Sige, isigaw nyo yung probinsya nyo. Samar! Sino ba? Ha? Bacolod! Damit gid! Di ba? Meron pa? Ukraine, ano? Laguna! Yun, meron bang Cavite? O yung pinakamalapit, Pasay. Diba, syempre, let's all welcome din, no? Acknowledge ulit natin our friends from Africa, nasa likod. Kaya, palapakan naman natin. Diba? Lahat ba may ticket na para bukas? Taas kamay nga naman may ticket na ng kickoff. Ayan, dahil pa nasa labas, so pumipila sila. Ayan, sa coffee at saka sa tinapay, no? Ayan, anyway, ready na kayo? Can we start? Ayan, settle down na ba lahat? Ayan, parang excited na excited lahat, no? Parang hindi kayo mapakali, no? Excited na ba magbukas? Ayan, anyway, sige, palapakan din natin, syempre, ang Mercedes-Benz Boys and Girls, di ba, for hosting tonight. Wala bang malakas sa palakpak dyan? Di ba, and of course, our crew chief, Upline Carlos Somalinog, palakpakan nyo, yung nasa likod. And all our PDs na nag-donate, no, ng food. Sino mga nakapagkape? Nang libre, taas ang kamay. Yan, nagkape. Kaya palapakan nyo naman yung mga nag-donate natin, mga MBBC, di ba? Yan. Yan. Anyway, magsimula na po tayo para hindi tayo masyadong gabihin. No? So, good news po, hindi po ako magtotalk tonight. No? I-intro ko lang. Okay? So, itatawagin ko po ngayong hapon na to, very special tong tao na to. No? Isa po ito sa mga unang nag-welcome sa amin. Yan. Okay lang po yung bata kung umiiyak, no? Or humihiga. Nee, okay lang po. Okay lang po. Okay lang. No problem po. Mahirap po pag matanda yung umiiyak. Mas mahirap yun, no? Yung bata, normal lang yan. No? Okay lang yan. Sige. Anyway po, yung tatawagin ko po ngayong hapon, no, isa po ito sa mga unang nag-welcome sa amin. No, way back 1 year, 4 months, nung sumalpak po ako ng iFern. I'm from a different company. No, 1 year, 4 months na po kay iFern. And right now po, I'm so proud to say, tomorrow, awardan po tayo as part of the Multi-Millionaires Club. No? Ayan. And Senior Field Vice President, no, after 1 year and 4 months. And right now po, ang kotse po natin is Mini Cooper po sa wife ko, and syempre Mercedes-Benz naman po sa akin. Yan. All those things happen in just 1 year and 4 months. Okay? Pero walang-wala po yung kinita ko kumpara sa tatawagin ko. No? I'm sure kilala nyo to, sikat na sikat sa iFern to. No? Dating public school teacher. Sino po mga teacher? Taas ang kamay. Ang dami. Wow, doon ang bulto. No? Lahat po teacher from Bacolod ba yan? Tama ba? Aklan. Tacloban. Ayan. Samar, mga teachers. Teachers yan. Ilan na po bilagsak nyo ngayon, Sem? No? Ayan. So, ito po ay public school teacher. No? Ngayon po, full-time na. Nag-resign na po siya years ago. Full-time niya na po ang ginagawa si iFern. And she is earning 500 to 1 million pesos per month. Wala bang palakpakan doon? Lahat po ng club sa iFern, member siya, name it. From Jordan Club, to LV Club, to Toy Club, to Car Club, to Luxury Car Club, Fendi Club, Multi-Millionaires Club, at lahat na ng club. Siguro ang kulang na lang, Adonis Club, no? Lahat na pinasukan niya, no, na sa club sa iFern. Okay, so itong tao po na to, marami po kayo mapupulot na learnings from this person. And sobrang bait po ng tao na to. But before ko siyang tawagin, oh, mas maraming babae, kahit Benz Boys, ha? Makaka-relate kayo for sure, no? Pero bago ko siya tawagin, please, let's all watch the video.
Grabe naman yung pagkakatitig nyo sa akin. Para pang elementary yung pumasok, teacher yung pinakilala. Tama ba? Kinabahan ba kayo? Grabe, no? Grabe, no? Welcome natin, no? Of course, recognize ulit natin ang ating special guest from Africa. Ayan. And of course, Luzon, Visayas, Mindanao, nandirito na sa mezzanine. Yan, kaway-kaway po or palakpak po tayo dyan. Yan. Grabe, no? Okay na? Okay na tayo? Ayan, yan. So bago po ang lahat, no, magpakilala po muna ako. Ako po si Jovi Assis, dating public school teacher na baon sa utang. Grabe, no? Baon sa utang, literal po, no? 10 years po ako naging DepEd employee. Anak po ako ng isang magweweteng at isang janitress. Yan. Tulad po ang nagturo ninyo sa inyong mga anak, mag-aral ng mabuti para pagka-graduate mo, makakuha ka ng magandang trabaho. Tinandaan ko po yan, kahit wala pong pang-aral ang aking tatay at nanay, kailangan po makatapos ako. Gusto kong makapag-aral. Yan, no? Gusto kong makatapos po ng pag-aaral. And, no? Dahil po sa scholarship program, no? Ako po ay nakatapos bilang teacher. Yan. Natupad ko po yung pangarap ko maging teacher. Yes, ayan. Naging teacher po ako. So, excited po ako na maging teacher. Kasi, 5 years old pa lang po ako, gusto ko nang maging teacher. Bakit po? Diba? Kasi sabi nga nila, it's a noble profession. Tama? No? So talagang tinandaan ko po yan. And then, nung nakapasok na po ako bilang public school teacher, no? Syempre, ang tinuruan ko po ay kinder. Alam nyo naman po, no? Hindi po pwede sa kolehiyo. No? Pantingin ko lang, hindi pwede sa kolehiyo. Okay? So ang mga kinder po yung aking estudyante for 10 years. Sila po yung mga estudyante ko. Then, no, syempre, teacher, wala akong baon. Teacher, wala akong pencil. Teacher, wala akong papers. Eh, ang good news, si teacher, wala pa rin sweldo. Grabe, no? Nakakatawa ba? Yes, pero kung nandoon ka sa sitwasyon na yun, gusto mo din umiyak at walang estudyante mo, anak, pareho tayo, walang baon. Na? So, ganun po yung experience. No? So 3 months na po akong nagtuturo, wala pa po akong sweldo. So saan po ako kukuha ng pambiling uniform? Pambiling baon. Nangingi pa rin po ako ng baon sa nanay ko for 3 months. Eto 'yon. Meron akong nakausap na co-teacher ko. Ang sabi po niya sa akin, hayaan mo. Pag dumating yung ating payslip, yung aming pong passport papuntang London, makakakuha daw po ako ng malaking pera. Tanungin niyo ako magkano? 30,000 pesos. At ito yung sabi, nung nagbigay po sa akin ng 30,000 pesos, congratulations ma'am, bakit po ikaw ang pinakamalaking ginrant namin na loan dito sa DepEd Muntinlupa. Oh my God. Proud ako. 30,000. Diba? So, syempre, from walang sweldo to 30,000, isip ko kagad, saan ko ito gagamitin? Huh? Dahil po, sabi ko nga sa inyo, anak ako ng isang magweweteng at isang janitress, pangarap ko pong ipatayo, ipagawa, yung bahay ng tatay ko. Bakit ka mo? Yung bahay po namin, pag yun po, oh, sabi nga nung aking classmate, wag daw pupunta sa bahay namin. Bakit? Kasi pag nalusot daw po sila dun sa butas ng bahay namin, lulubog sila sa tubig. Yan. Kasi nga ilalim tubig. So pangarap ko po talaga ipagpagawa, no, ipagawa yung bahay ng tatay ko. Natupad naman po. Okay? Napagawa ko po yung maliit na bahay ng tatay ko kahit wala po titulo. O alam nyo na kung saan ako nakatira. Okay?
hindi po namin pag-aari ang lupa, maaaring ang bahay hindi rin. In short, squatter. Okay? So, hindi po naging hadlang yung pinanggalingan ko para maabot ko yung pangarap ko. At hindi po naging hadlang yung pinagdaanan po namin o pinagdaalan ng mga magulang ko para hindi po mangarap. Tama? So, taas ang kamay lahat ng may pangarap. Yan, grabe, no? Yung pinakamalakas po nagsabi ng ako, kaibigan ko po yun. No? Okay? So, lahat po na may pangarap, ulit taas ang kamay. Congratulations. Palakpakan niyo po yung sarili ninyo. Bakit po? Kasi yan po yung number one requirement. Okay? Kawawa yung bata, umiiyak. Bigyan po ng biskwit. Baka po nagugutom. Ayan. So, lahat po, no, sabi nga namin, kailangan may pangarap ka. Bakit po? Nung dumating po ako sa iFern, di ba sabi ko nga po, baon po ako sa utang. Kaya ko, ang tanong po sa isip ninyo, paano ko sisimulan, paano ako magkakaroon ng Mercedes-Benz, di ba? Tulad nyo rin po, wala din po akong pera. Baon ako sa utang, teacher 3 po ang position ko sa DepEd. Literal, no, T3,000 na iiwan sa sweldo ko. Okay? At, nakasanla pa ang ATM. Wala pa po ako sa hyper, magaling na ako mag-associates. No? Magaling din po akong mag left and right. Bakit po? Yung payslip ko, no? Meron po akong 2 columns. Undeducted tsaka deducted column. Diba? Kaya nga lahat na nangyayari sa atin, connected po yan. Connection niya. No, may connection niya sa pangyayari sa atin. Tama? So bilang teacher po, dahil ang pagtuturo, walang question po sa akin. Mahal ko po yan. Pero, na-realize ko po, nung 10 taon kong pagtuturo, di ba, naipagawa ko po yung bahay ng nanay at tatay ko. Pero, na-realize ko na hindi ko pa pala na ibibigay yung buhay na deserve nila. Ganun pa din eh. Hindi ko pa rin maibili ng washing machine yung nanay ko. 10 taon na ako nagtuturo. Polo shirt ng tatay ko, ipangungutang ko pa din. In short, hindi pa ako nakakabawi. Kung negosyo ako ng nanay at tatay ko, bankrupt sila sa akin. Bakit? Napag-graduate lang po ako, pero hindi po sila nagka-interest. Hindi sila nakabawi. Kasi hindi ko pa maibigay yung buhay na deserve po nila. Bilang anak po, kung ikaw po magulang, nasasaktan ka na pag may hiningi sa yung nanay at yung anak mo, hindi mo maibigay. Ako po bilang anak na tinaguyod po yung pag-aaral ko, nasasaktan po ako na hindi ko maibigay yung gusto nila. Kaya nung dumating po sa akin sa iPhone, buti na lang po, hindi sumuko yung tatay ko na hanapin ang tamang sasakyan. 10 taon ako nagturo, 10 taon akong tumanggi, 10 taon akong nagtago sa tatay ko. Literal, ayoko ng networking. Yes, it's networking. Bakit po? Wala naman akong pera. Diba? Pero ipinaglaban po ng tatay ko. Kaya po, no, nandiyan po sa likod ang tatay ko. Stroke survivor po siya. Ngayon po, no, Senior Field Vice President na po dito sa iFern. Nabago po ang buhay namin because of iFern. Sa pamamagitan po ng travel incentives to Singapore na ibinigay po ni Sir Tom. At si Sir Tom po, no, ang taong hindi nagdalawang isip para sabihin po sa akin, Jovi, ibabalik natin or ibibigay natin ang buhay na deserve ninyo. 2013, 14, 15. 13, wala na po akong sinusweldo. Ultimo 500 pesos, 1,000 pesos, kinukuha nung pinagkakautangan ko. Wala po ako. Pero,
Si Sir Tom lang po ang nagsabi sa akin, tutulungan kita. And right now po, 2015, yung hulang usap namin ni Sir Tom, ano na po meron sa akin ngayon? Yung tatay ko, na dating magweweteng, may sariling Nissan Terra. Ako, may Mercedes-Benz. Sino magsasabi ng isang baon sa utang, public school teacher, may Mercedes-Benz? May kilala po kayo? Ako pa lang. Ako pa lang. Totoo po. Kasi tulad nyo rin po, umupo ako dyan, nakinig din po ako. Pinaniwalaan ko po yung sinabi ng speaker na yung pangarap mo matutupad dito sa iFern. Naniniwala po kayo? Ano bang kulang sa school? Ako bilang teacher, hindi ko itinuro kung paano kumita. Tama? Ang goal natin is makagraduate para magkaroon tayo ng magandang grades at para magkaroon ng trabaho, buhay, good life, minsan hindi pa. Tama? Ano bang kulang? Tama, di ba? Sa pag-aaral po, gagraduate ka. Magiging professional ka. Tama? Tatawagin kang teacher, doctor, engineer. Tama? Para magkaroon ka ng magandang trabaho. Pero hindi better future. Buti na lang po, nasa iFern ako. Kasi kung wala, hindi ko po may experience yung sinasabing better life. Tama? Naniniwala ba kayo ngayong araw na to? This is your day. I-claim nyo na yan. Kasi hindi po biro, no? Nang isang baon sa utang, magkaroon ng Mercedes-Benz, public school teacher. Kung sa akin lang po effective yung programa ni Mr. Tumanitan o ng iFern, edi sana walang tatlong Mercedes-Benz ngayon. Tama? Hindi po ako against sa pagtuturo or sa education. Ang edukasyon, tinuruan tayo maging profession, ay maging professional, pero hindi itinuro sa atin ang financial literacy. Tama ba? Kasi ang alam lang natin pag may pera, pambili. Tama? Hindi ko sinasabing lahat tayo ganon. Pero ako, yun ang experience ko. Wala po akong financial literacy. Kasi nag-ugat lahat ng struggle sa pera dahil hindi marunong sa pera. Tama? But here in iFern, in 3 years, nagkaroon ako ng Ertiga, nagkaroon ako ng Mercedes-Benz. Naging presidential director po ako. Nagkaroon po kami ngayon ng sabi namin, sarili naming bahay. Nagkaroon po kami, hindi lang ako, kundi pati tatay ko may sasakyan. At hindi lang ako, maging buong grupo ko, may iba't ibang resulta. No? Yung aking first presidential director, no? Presidential director Christy Ricaro, no? And soon, no? Meron na naman pong bago yung aking tita. Okay? Sabi ko nga, no, si Upline Rose Bagay, sabi ko nga kanina sa kausap ko, ang tinuro lang naman sa amin, dalhin nyo rito yung left and right nyo. Okay? Kaya, tinunod ko po yun. No? Andyan yung aking dalawang left and right. No? Isama nyo lang po sila. So, bakit ko po nasabi po sa inyo, walang masamang mag-aral. Okay? Kaya lang, hindi po itinuro sa atin papaano tayo mabuhay. Tama? But here in iFern, yun po yung ibinibigay po sa atin. Your deserved life, ibibigay po niya. Naniniwala po ba kayo? Yes. Hindi po ako maglalakas loob na sabihin po sa inyo to kung hindi ko po na-experience. Okay? Yung pangarap mo pong bahay, nasa kamay ko lang. Sabi nila, ang Rolex,
here. No, totoo pala. No, totoong Rolex. No, hindi ko po yung kilala. Okay? From ordinary, from zero to something. Okay? Maaga pa po, no? Malayo pa po yung ating pagsasamahan. Kailangan lang tumingin ka sa kaliwa, tumingin ka sa kanan, tignan mo kung hanggang dulo sila yung kasama mo. No? Sabihin mo, yayaman tayo dito. Sabihin mo dun sa nag-invite sa'yo, salamat, inimbitahan mo ako. Grabe, di ba? Pag-usapang pagyaman talaga, no? Lahat ba tayo payaman? Yes! So ngayon pa lang, no, i-continue po yan. Grabe, excited ako dun sa mga taga-probinsya. Grabe, oh. Yes, yes, yayaman po tayo. Oh, grabe, oh. Oh, nag- peace bam, ganyan. Oh, ayaw. Alright. Okay? So, meron po ba kayo natutunan ngayong araw na to? May recitation po tayo mamaya. Alam nyo naman, teacher, yung nagsalita. Okay? Okay? So, tandaan po ninyo, no, walang masamang mag-aral. Pero, tingnan nyo po kung ano po yung itinuturo po sa atin. Tama? Here, lahat ng successful po dito, buti na nga lang talaga nag-iFern ako. Kasi bakit po? Di ba? Preschool pa lang, 3 years na. Nursery, kinder 1, kinder 2, 3 years na. Tama? Plus K to 12 pa. Plus college pa. Plus may postgraduate ka pa. 20 years of your life, ibinigay mo na. No? Sa pag-aaral pa lang. Tapos, ang economic span po natin, ibig sabihin, yung life na pwede tayong magtrabaho, 30 to 40 years. After 40 years, mag-aaspar ka na ng retirement mo. So, magtatanong ka pa, bakit ka hindi yumaman? Buong buhay mo, inubos mo sa pag-aaral at pagtatrabaho. Hindi mo in-enjoy. Hindi mo ginastos ng tama yung ibinigay sa'yo. Hindi mo ginamit ng tama ang ibinigay sa'yo. Everyone, ipinanganak tayong may karapatan. Tama po, pagyaman. Diba? May rights ka, may karapatan kang gamitin ang potential mo. Kaya lang, 30 to 40 years of your life, ibinigay mo sa ibang tao. Lahat ng mayayaman, hindi nakagraduate. No, one of our famous here, upline Ken Kere, welder, kung nakatira sa Valle Verde, hindi sukatan ng sertipiko. No? Buti na lang, hindi na ako nag-doctoral. No? Dito na po ako sa iFern. So with that, I'm your presidential director saying, I fantastic morning. To God be all the glory. So next po, grabe, yung i-introduce ko po sa inyo, no? Sobrang busy po ito. Grabe, no? Kailangan ko po ng kopya kasi first time ko po siyang makilala, no? Tapos grabe, siya yung isang sasakyan sa kanya po, no? First, no? Grabe, for 20 years, no? Flight attendant po siya sa PAL and Delta. Grabe. Wow. 'Di ba? Ako, 'di ba pag sinabi natin flight attendant, talagang wow. Tama? No? Good friends with Sir Tom and Madam. Imagine niyo 'yon. Mayaman ba si Sir Tom? Sobra. Tama? Eh, kaibigan niya to. Ibig sabihin, mayaman to. Pero bakit nandito sa iFern? Alright? Okay, owner ng Bag Angels. Okay? Supplier po siya. Yung mga kilala niyo pong luxury. Alam niyo po ba yung luxury bags? Louis Vuitton. Hindi po Louis Vuitton. Huh? LV po na belt. Hindi po DV. Alright? Yung mga ganun po, no, Louis Vuitton, okay? Eh, siya lang naman po nagsusupply sa mga artista like Vice Ganda. Kilala po ba si Vice Ganda? Okay, isa lang po 'yon sa sinusupply and mga politicians. Ibig sabihin, grabe yung
pag ano itong taong to? Tama ba? Yung ano niya, integrity, no? Yung talagang pagkakakilala natin sa kanya. Ngayon, di ba, siya taga-supply ng bag, ikaw nga, di ka makabili ng bag. So, dapat makinig ka. Hindi ka nga nakasakay ng eroplano, eto 20 years. Di ba? Dapat makinig ka. Tama? Tapos, newest Mercedes-Benz Club po siya. Okay? So, please help me welcome our newest Mercedes-Benz Club team builder, upline Christine Marie Fulgencio.